Magandang araw ng Linggo mga kaibigan, August 18, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell. Kaibigan ko, maraming salamat po. Mga kaibigan, magandang balita. Wala na po yung low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung malapit po sa Itbet, Batanes at Extreme Northern Luzon. Pero makakaranas pa rin po tayo mga kaibigan ng maulan, no, at maulap na panahon madalas po at tuwing hapon po at sa gabihan mga kaibigan. Bukod po kasi dito nga po sa Natunaw, Nalusaw na low pressure area ay meron pa rin po tayong binabantayan ngayon na southwest monsoon na nakakaapekto po sa extreme northern Luzon mga kaibigan. Pero meron po tayong forecast weather condition, no, bago po natin tignan yung lagay po ng bagong nabubuo na cloud cluster, no, or itong sinasabi natin ng kumpul ng kaulapan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. So sa area ng Batanes at Babuyan Islands mga kaibigan, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls naman po pagdating sa gabi. So mag-ingat po tayo sa posibleng banta ng pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area, sa mga mountainous area in case po magkaroon ng biglaang buhos po at malakas na pag-uulan. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at the rest po ng bahagi ng ating bansa mga kaibigan ay patuloy po rin po makakaranas ng maulap na kalangitan. May mga isolated, mahina hanggang sa malakas sa pag-ulan pagdating naman po sa gabi, dahil naman po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan. So mga kaibigan, balikan natin yung sinasabi ko po na cloud cluster or kumpul ng kaulapan or banta na posibleng maging bagyo dito sa ating bansa mga kaibigan. As of now, nasa 30 kilometers per hour yung lakas po ng hangin na ito, no. Pero ito po yung nasa labas mga kaibigan ng Philippine Area of Responsibility. At as of now, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Ngayon din mga kaibigan, etong si Super Typhoon Ampil mga kaibigan ay kung makikita po ninyo, no, salamat sa Diyos dahil nakalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility bago siya naging ganap po na Super Typhoon. Tinatahak niya po ngayon yung area dito sa may bandang Tokyo, Japan mga kaibigan, which is ngayon kung makikita po ninyo, si Super Typhoon Ampil ay bahagya na pong humihina mga kaibigan. Pumalo siya nitong nakaraan lamang ng 200 kilometers per hour na lakas ng hangin, no? Malapit pa rin sa may sentro doon. Pero as of na, bumababa ito mga kaibigan. Ang pinapangambahan natin dahil nga po sa sirkulasyon ng kanyang hangin pa northwestward, no, yung malapit pa sa parte ng Philippine Area of Responsibility natin ay makahatak po at makabuo ng cloud cluster or kumpul ng kaulapan. Madalas po kasi mga kaibigan, kapag ka mayroong super typhoon, sa palibot po niya, no, ay mayroong pong nabubuo po ng mga cloud cluster at kumpul ng kaulapan. At dahil nga po, medyo malapit ito sa ating par, posible pong magbuo ito or magproduce na mga kumpul ng kaulapan or low pressure area sa palibot po ng ating Philippine Area of Responsibility. But as of now, hindi natin ito dapat pangambahan. Tanging babala lamang at pagpapaalala po aking sinasabi, kahit wala po tayong bagyo ngayon sa Philippine Area of Responsibility, sa loob ng parno ay maging handa pa rin po tayo mga kaibigan. Tinataya rin po kaibigan ko, inayon sa pag-asa, isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin bago po matapos ang buwan ng Agosto. So maging handa tayo mga kaibigan, no? Ngayong araw po na Linggo, asahan din po ang mainit na panahon sa may bandang umaga hanggang sa tanghali. Pagdating ng hapon naman, magko-cool down yan, no? At posibleng magkaroon ng biglaang buhos ng pag-ulan. Obserbahan natin yung ating kalangitan, no? At tinapaalala ko kung lalabas kayo sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglaang pag-uulan. So dyan lamang kayo kaibigan, may kaganapan at update pa tayo sa lagay ng ating panahon. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming